mga puno na pinamamahayan ng mga maligno at mga hindi nakikitang elemento? Nais mo bang malaman? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang 6 na puno dito sa atin sa Pilipinas na kadalasang tinitirahan o pinamamahayan ng mga engkanto, maligno, duwende at iba pang mga kinatatakutang nilalang. Bakit nga kaya ito ang nais nilang tirahan? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ating mundo ay nababalot ng maraming misteryo. Mayroong mga nilalang buhat sa ibang mundo. Mundo na hindi katulad ng kinalakihan natin. At pawang ang alam lang natin ay ang mga multo na dapat katakutan at ilagan. Dahil kapag nagpakita sila sa iyo, baka sinyalis ito ng kilabot at kamalasan. Kaya naman kung ikaw ay matatakutin, ang videong ito ay para sa iyo. Gumawa tayo ng listahan ng mga puno na kadalasang pinaninirahan o tinatahanan ng mga maligno upang sa susunod na makakita ka nito ay maiwasan mo na ito. Nangunguna sa ating listahan, talisay. Ang puno ng talisay o Indian almond tree ay isang malaking uri ng puno na kadalasang tumutubo malapit sa dalampasigan. Popular ang talisay sa mga bansa sa Asia, Africa at Australia. Ang punong ito rin ay mayroong bunga na animoy pili at masarap kainin. Ang punong ito rin ay madalas tinatahanan ng mga kapre o mga white lady dahil sa mailapad nito at mga kapal na kumpol ng dahon. Kung ito ay lumaki pa ng husto, ay tila nga isa na itong kubo na may malilim na silong. Number 2. Mangga. Ang mangga o Mangifera indica ay isang uri ng namumulaklak na halaman sa hanay ng mga halamang kung tawagin ay Anacardiaceae. Nagmula ang mangga sa India at binubunga ng napakaraming varieties. Nariyan na nga ang Indian mango, apple mango, manggang kalabaw at marami pang iba. At maging ito rin ay tinatahanan ng ilang di nakikitang nilalang. Ang mangga ay kadalasang kilala dahil sa nakakatakam nitong bunga. Subalit sa panahon na wala itong bunga ay kinatatakutan din ito. Dahil sa ang puno ng mangga, partikular na nga ang mga malaki at matatanda nitong puno ay nababalot ng mga kapal na dahon, ay perpekto nga itong pahingahan ng mga nilalang na gaya ng duwende o kapre. Number 3. Sampalok. Ang sampalok o tamarind tree ay popular din dito sa Pilipinas. Nagtataglay ito ng maasim at matamis na mahabang bunga na ginagamit nga sa kusina sa ilang popular na putahe. Subalit sa mga liblib na lugar, ang malaking puno ng sampalok ay kinatatakutan dahil animoy may mga nilalang na dito ay nananahan. Ang sampalok ay kilalang isa sa mga halaman o puno na kung saan ay paboritong tirahan nga ng mga ligaw na espiritu o maligno. Kaya nga, hindi maganda ang magtanim nito sa harap ng inyong bakuran. Number 4. Kawayan. Ang kawayan naman o bamboo, bagaman hindi isang uri ng puno, ay kilala ring tirahan ng mga maligno o duwende. Sapagkat ito ay kumakapal ang sakop at dumarami ang puno habang tumatagal. Mainam ito para sa mga ibang elemento dahil hindi sila magagambala dito. Sapagkat mangilan-ngilan lamang ang may mga malalakasang loob na magputol ng puno ng kawayan. Number 5. Acacia. Ang acacia o mimosa ay isang uri ng malataas at malalaking uri ng puno.
Kadalasan itong tumutubo sa mga parang o ilang at maging sa mga kabundukan. Ang mga dahon ng akasya ay tumitiklop nga pagsapit ng dapit hapon. Kaya naman, napaka-misteryoso talaga ng punong ito. Maraming kwento na rin ang nagsasabi na sa punong ito raw ng akasya, madalas na pagkikita ang mga kapre at sa mga malaki nitong sanga ito nakaupo. Kaya nga kung naranasan mo na ang mapadaan sa puno ng isang akasya, tiyak na titindig nga ang iyong balahibo at lalaki ang iyong ulo. Naranasan mo na rin ba ang ganito? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Number 6. Balete. Balete o Ficus tree. Isang puno na popular dito sa atin sa Pilipinas pagdating sa katatakutan. Hindi na nga nakapagtataka na pinamamahayan o pinaninirahan ng mga maligno ang puno ng balete dahil sa natatangin itong hitsura. Nagtataglay ito ng salasalang ugat at mayayabong ng mga dahon. At isa nga sa mga paboritong puno ng mga engkanto o maligno. At dahil ayaw ng mga maligno at ng mga engkanto na sila ay nagagambala, ang balete o ang puno ng balete ay perpekto nga para sa kanila sapagkat karamihan sa ating mga tao ay takot lumapit sa punong ito. At madalas pa nga ang ilang mga lagusan patungo sa kanilang daigdig sa puno ng balete matatagpuan. Kung may kakilala ka naman na napaglaruan ng mga engkanto at nawala, kung ito ay inyong matatagpuan pakalipas ng ilang oras o ng ilang araw sa puno ng balete ito kadalasan. Ngayon, alam mo na ang 6 na puno na madalas gawing tahanan o tambayan ng mga hindi nakikitang nilalang. Lalapit ka pa ba sa mga punong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.